balik ulit kami ng Houston, Texas. Nagnasa pa tayo kasi 1 week nga tayo sa Houston, Texas. Yes, we went to the astronauts. Nakita namin yung mga astronauts doon. Diba? Nakita natin. Tapos, hindi natin yung mga nagtitraining. Nandun sila. Nakasilip-silip lang. Wala si Neil Armstrong. Hinahanap ko si Neil Armstrong. Ewan ko sa'yo dyan. Hindi nagpakita. Ang sarap din pala nung experience natin na nagpunta tayo sa NASA. And yun pa sa Houston, Texas. Yun talaga yung sikat sa ano, diba? Sa Houston. Napupuntahan mo talaga. Tapos, saan pa tayo pumunta sa Texas? Yun lang, no? Nag-NASA tour tayo, no? Mm. And then, nasa Las Vegas na tayo. Gabi tayo dumating. O, anong ginawa natin nun? Siyempre, lumabas tayo first night na minit natin sila, mga friends natin, sila Aiko, sila RR, minit ulit natin doon. Kasi naghiwalay kami nila RR dahil may mga ibang plan sila RR. Nag-pictorial kami doon, bridal shower ng best friend ko. Siya yung photographer namin kasi wala kaming budget pang nice. siya yung photographer namin, di ba? Amazing photographer ako. Pero ang ganda ng picture natin doon, ang ganda na Caesar's Palace na pool, di ba? Yung poolside, ang ganda. Mm-hmm. Tapos, marami tayong ginawa doon eh. Nakita natin yung Gordon... Gordon Ramsay na restaurant. May mga maganda rin. Magaling na rin talaga yung mga sa Vegas. Grabe talaga. As in lahat ng vices, ng luho, ng magagandang shopping andun. No? At lahat ng place nilalakad mo lang. Oo. Tapos parang lahat ng may katabing. Lahat may katabing Chanel, Louis Vuitton. Siguro yung mga nagsusugal dun, pag nananalo, shopping na lang sila dun. Ganun. Parang lahat high-end, no? Pero may mga low-end din naman. May mga mid-end din. Pero sobrang mahal lang talaga nung lifestyle nila doon. Parang ganun. Yung mga tao doon siguro daming pera talaga. Mahal lang lifestyle nila. Anyways, yun. Nag-Las Vegas kami. Noon, pictorial kami sa Caesar's Palace. And then after that, we flew from Las Vegas to San Francisco. Nag-land trip kami 2 hours papuntang San Francisco. Kasi nandun yung mga friends namin. Pinuntahan namin sila Shenley, sila Bianca, sila Marian. So, ayun. Masarap yung experience sa San Francisco first time. Favorite ko so far yung San Francisco. Kasi, yung Golden Gate Bridge na color red naman talaga. Paano naging Golden Gate Bridge yun pero color red? Tapos, ang ganda sa San Francisco, ang lamig ng weather. At, pumunta tayo sa Lombard Street. Yung Crooked Street. Yung ganun-ganun. Yes, we went there. Saan pa tayo nagpunta? Sa Pierce. Prayer 69, kumain tayo nung yung famous na clam chowder soup. Mm-hmm. And, sa tinapay. sa tinapay. At pagkamahal-mahal ng kape, 500 isa. yung ganon. Grabe. No? Tapos, ang ganda. Pesos lang. Nag-stay tayo kay Shenley. Grabe yung friend ko. Ang ganda ng bahay nila. Tapos, yung friend ko yun, since 15 years ago ko pa siyang friend. Talagang, nag-asawa na siya doon. May family na rin siya doon. Tapos yun, din kami nagstay sa kanila, nagpa-steak, nagpa kung ano-ano ng salmon, 'di ba? Grabe. Sobrang ang kagandahan talaga sa Amerika. Lahat ng mga Pinoy doon, hospitable sila. Talagang inaalagaan kanila when you visit them. As in, nag-aagawan pa sila sa'yo. Like yung mga tita ni Rico, nag-aagawan pa yan sila sa amin. Nakakatawa, sobrang you feel feel at home ka talaga. Parang hindi mo mamimiss yung Pilipinas pagkakasama mo talaga. And then, we went to Napa Valley. And did you know yung pinuntahan natin na Amorante? Nasunog siya lately. I think nung October. Nasunog. Oo, yung nagpicture tayo, yung parang castle. So, yun. Nag-Napa Valley kami. Nag-wine tasting kami. Kasi may kasama kaming wine enthusiast. So, ang saya. Ang saya din ng feeling. Lalo na sa mga wine lovers, yung mag-free taste, kasi hindi mo naman, little did you know, lasing-lasing ka naman. Nahihilo ka na. Kaka-taste. Oo, kaka-free taste, pero pag uminom ka ng water, nawawala naman. Mami, kind of sure. How is it? It's so good. It's so good. How's the experience, guys? Yes! So how many points is this one? I'll go with 92. Sobrang ganda ng Napa Valley. Grabe. But it's good experience. I know. We went to Sterling, di ba? Vineyard. Ganda. At sumakay tayo ng, anong tawag doon? Train ba yun? Cable car. Oh my gulash! We are at the gondola. Inside gondola. There you go. Hello. Hello. Hello! Oh my gosh, it's so pretty! Hello!
Halo, halika dito. Hindi pwede nga, dapat balance. Balance? Oh, oh my gosh, scary. So guys, cable car, ang ganda. Nando teacher natin. I love Napa Valley. Kasi kaya lang mainit. Kasi naka-boots pa ako. Mali pa yung outfit ko. Akala ko malamig. Pero pere pa rin naman. Na-push pa rin naman. So yun. Tapos, Napa Valley yun. Bumili ako ng wine para for, for souvenir. Mga 3 pieces lang. Inuwi ko. Nauwi ko pa talaga ng Manila. Yun lang talaga. Tapos, inano ko, parang sabi ko, i-reserve ko for Christmas and and New Year. So, yun. After that, syempre, from San Francisco, ayan na naman, fly na naman kami, pabalik na ng LA. Kasi, kasal na ng best friend ko. So, I have a separate vlog siguro for my best friend's wedding. Kasi, it's long and it's fun also. So, nag-rodeo drive ulit kami and then nag-Redondo Beach kami. Doon kami nag-stay sa Redondo Beach Hotel kasi wedding ng BFF ko. And then after ng wedding, nag-dispedida party kami ulit nila Uncle Rick. Tapos ng tita ko, si Ninang Glo, yung mga cousin ko, sila Aaron. Nagkita-kita kami doon for the last day before we fly back to Manila. May lasing na tumalon sa... With me again. Bakit ka kasi tumalon ko, kuya? Yung nasa tayo, Manhattan Beach tayo. Oo, ang ganda rin sa Manhattan Beach, no? Ang saya din. Kasi, biruin mo, parang party. Ang lamig! Ang lamig na weather! Tapos tanghalin dapat party yung mga tao. Ang saya. Tapos yun, na-meet ko yung tita ko na, yung tita Glo ko, kapatid ng dad ko, na parang sobrang, parang mami ko nung bata ako. Na yun, nag-meet kami. Tapos yung cousin ko, nag-meet kami doon. Ayun, all in all, it was really, sobrang saya. It was 18 days tour na wala yung mga kids. Parang yun yung pinaka, namin, bonding talaga namin dalawa. Kasi na-experience namin lagi maghabol ng catch ng flight, pitong airplane rides, pagod, kain ng kung ano-ano, yung food. Yun yung pinakamasarap na experience, no? So, porket naka-lounge ka, kain ka ng kain. Tikman mo lahat. Mag-takeout ka, Jokoy. Ano magbibigay mong tips, lalo na sa mga first-timer na pupunta sa Amerika? Tips? Tips and pieces of advice. Gumawa ng itinerary. Na? Para makatipid. You have to plan ahead your itinerary, no? Kasi pag nag-book ka ng, biglaan, mahal. Oh, tsaka pagka hindi mo alam yung gagawin mo, mas mahirap kasi maraming malaging options eh. So, kung may itinerary ka, may parang rules or may guidelines ka na sinusunod. Correct. Tama. Sa itinerary. Ako naman, ang advice ko, mag-set talaga kayo ng budget. Kasi, like kami, parang pag may, ako, lalo na ako, first time ko, pag may nakita ko maganda, bibiling ko, ganyan. So, ma-over budget ka. So, dapat mag-set talaga kayo ng budget. For example, kami, first time, ako first time ko doon, tapos si Rico, kung ano-ano din binibili doon na, yung mga pinabox natin. Na-excite tayo sa mga pinabox natin eh. Kala mo nakatipid ka, hindi naman pala kasi ang mahal din magpabox. So gets mo. So ako I suggest yung ang tip ko, yung mga pupunta ng Amerika, wag na i-empty niyo na lang yung maleta niyo papunta doon. Tapos doon na lang kayo mag-shop para pagbalik niyo yung maleta niyo empty, 'di ba? Yun, doon yung ilalagay yung mga shinap niyo. Wag na kayo magpa-box, hindi practical yung magpa-box. 'Di ba? Sometimes kasi sa States lang meron. Oh, yun din yung mga importante, pero yung meron naman sa Pilipinas. Wag na lang din siguro, hindi rin siya practical. And like yung baby alive yan, yung mga dal ng mga anak ko. Pwede yan kasi wala niyan dito sa Pilipinas. Yung minsan mo lang naman talaga sila mapapatikman ng ganun, right? Pero yung other stuff. Saan na yung mga ganun? Nandiyan, nakatabi. Relax. Kitang nilalaro nila. Puro sila cellphone. Nako, hindi. Nilalaro nila yan. Hindi mo lang nakikita kasi lagi kang wala. Lagi ka nagbabike. Okay, so... so, yun. Ano pang tip? Yun. Meet nyo yung mga friends nyo, lalo na yung mga nasa Amerika. Kasi I'm sure they really want to be with you. Kasi they feel, syempre, parang when they see Filipinos, diba, they feel at home. Next target natin, sila Badit, saka si
si Andre Bukasas. Oh yeah, taga saan sila? Di alam. Yeah, next punta natin sa New York tsaka sa Ohio kasi nandoon naman yung isa kong best friend si Charmel. Although nagkita naman kami sa Redondo Beach nung that time last year, pero gusto niya magstay tayo dun sa bahay nila ni Ben. Yes, yun. So marami pa, ang dami pa pwedeng puntahan, no. Parang ako lang, sobrang grateful lang ako kasi before pandemic, nakapag-todo tour kami nitong dalawa. Parang todo, tinodo talaga sabi, oh sige, sabi siguro ni Gado, last tour nyo na yan dalawang mag-asawa kasi magpa-pandemic na. So parang na-enjoy talaga namin yung 2019 namin. And di ba yung 2020, wala kami ka-travel-travel as in zero. Meron lang yung, noong January, nag-ano tayo, Cebu, tayong dalawa, yun. Di ba? Noong nag-Cebu tayo, tapos nag-Puerto Galera tayo. Special thanks nga pala kaya, no? Kanino? Special mention, congratulations, Mr. Biden, Mr. President. I'll visit you soon, okay? Oo, so ayun. So, yung best friend ko, nang anak na siya ngayon, ganun kabilis yung panahon. And then, yun lang. So, seize every moment and enjoy every moment. Kasi, yeah, pagbalik natin si Biden ang puntahan natin. It might not happen again. Pwede hindi na tayo bumalik sa New Orleans, hindi na tayo makakabalik sa, alam mo yun, maybe we can go to other places, pero never sa mga place na napuntahan natin. So, we always have to be grateful sa lahat ng lugar na pupuntahan natin. Yung ano ka, dapat grateful ka, masaya ka palagi. Kasi it's a blessing. For me, America is a blessing. Kasi not everyone can make it to America. And we're very blessed na ako, lalo na ako, 33 years old na ako, yung nakapunta ako ng America. Kaya sobrang cherish ko talaga. Alam ni Rico sa heart ko na sobrang happy talaga ako. Kasi siya, hindi siya mahilig mag-travel. Ewan ko, baka nagsawa na siya or takot siya mas sa airplane, ganyan. May moment siya na gano'n. Kaya sobrang happy ako dito. Kaya happy na rin siguro siya for me. At ang pinaka-happiest moment ko, yung pauwi na tayo ng Manila. Kasi first time kong nag-business class! Kasi yun, ginamit namin yung parang ano namin, ang tawag dito? PAL. Mabuha Miles. So pabalik, libre ang business class! Ang sarap! Nakahiga, natulog lang ako magdamag. Tapos ang dami ko pang wifi kasi binigyan ako ni Lizelle ng maraming card ng PAL wifi. Kasi hindi naman sila nag-PAL. Ibang airplane ginamit nila. So yun, ang sarap ng feeling, best feeling ever. So far, we've never been to Europe. So siguro pag mga 5 years to 7 years from now, we will go. Kaya, ipon muna. Kaya sobrang ang yung America, gandang-ganda na ako. Sobrang enjoy na ako. I love America. I love everything there. We love our friends and we love you guys. So thank you for watching our vlog, our America US vlog. I hope that you enjoyed your virtual tour because I know everyone is excited to travel again and miss traveling. So I hope that God will talagang stop this pandemic para we can all go back to normal. So yes. Thank you guys. God bless you. Amazing. And if you love this video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye.